Hello, señor Magdalena. Thanks for today's video po. We have another season. Ito na po ang season 2 ng Today's Win, madam. Makakasama niyo na po ako, muli ang iyong Madam Magdalene. At mamaya po is makakasama na natin si Madam Lucy sa kanyang show. Okay, ito po ang ating magagana for today. Magagana po mamaya sa ating show is meron po akong apat na episode ng pinapanood nyo po araw-araw nung season 1 po. Kasi ngayon po ay kasama na natin si Madam Lucy, tatlo na lang po ang aking segment na sasagutin ni Madam Magdalene ng iyong love problem, isang sagot, isang tanong with Madam Magdalene, at mga payo ni Madam Magdalene. At saka po, dadako naman po tayo sa ating Madam Lucy. Natuturuan tayo ng mga tips niya para maging maganda po tayo. Mga tips ni Madam Lucy para mga tips ni Madam Lucy how to being beautiful. At mga payo ni Madam Lucy. At chika ni Madam Lucy. Abangan po yan mamaya sa kanyang show. Sa aming show at sa aking show. Sana po supportahin niyo po ang season 2 at episode 21 ng Today's with Madam. Makakasama niyo po ako sa mahigit isang oras at si Madam Magdalene mahigit isang oras na chikahan at payhan. Kasama ako ang iyong Madam Magdalene. Ano kaya ang topic natin for today's video? Okay? Makakasama naman po natin si Madam Magdalene and Madam Lucy. Ito nga, Today's with Madam Season 2. Today's with Madam. Today's with Madam. Nasagutin ni Madam Magdalene at Madam Lucy. Problema mo sa love problem. Problema mo sa kagandahan. Huwag na huwag kayo mahihing lumapit kay na Madam Lucy at Madam Magdalene. Halina, sagutin mo Madam Magdalene ang iyong mga love problem. Hello sa inyo mga Magdalene addicts. So for today's video po, isisimulan na natin ang episode 1, episode 21 ng Today's with Madam Season 2. Makakasama niyo pa rin ako, ang inyong Madam Magdalene at Madam Lucy mamaya. Okay? Simulan na po natin ito. Simulan na po sa mga gusto po magpadala na kanilang mga love problem para po may chance sa kayong mapili ko na masagot ko po ang mga love problem. Huwag po kayong mahihiyang lumapit sa akin at mag-comment sa baba ng ating video. Magko-comment lang po kayo sa baba na dyan, sa baba na po yan. I-comment nyo po ang mga problema nyo sa love problem at baka kayo na po ang aking mapili para masolusyonan ang inyong love problem sa aking show, sa aking vlog show. Okay, sa mga gusto naman po magpadala, sa mga gusto po magpadala sa ibang account ko, pwede po kayo magpadala sa Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok ID ko po. Dahil po, isi-screenshot ko po itong vlog na ito kapag na-post ko na po ito sa aking YouTube channel. Okay, simulan na po natin ang araw natin. Ito po ang aking segment. At mamaya, ang segment ni Madam Lucy, abangan din niyo po yan. Ito na po sasagutin ni Madam Magdalene ang iyong love problem. Okay, meron na lang po tayong dalawang love problem na sasagutin for today. Okay? Udahin na natin ang ating unang love problem na pinadala na ni Krisha May Dupla. Sabi ni Krisha May Dupla, Madam Magdalene. Ano po ang unang dahilan at ano po ang maranasan ng mga broken-hearted ngayong quarantine? Siyempre, ano daw ang maranasan ng mga taong nasa broken-hearted this quarantine? Siyempre, wala ang iniisip nila yung sakit ng dulot nung iniwan sila ng taong mahal nila. Pero ang mapapayo ko lang sa mga broken-hearted na iniisip pa rin yung jowa nila hanggang ngayon, siyempre, huwag niyo isipin yung sakit na nararamdaman niyo noon. Isipin niyo yung saya na nararamdaman niyo ngayon. Kapag iniisip ko niyo kasi yung nararamdaman niyo noon, is kinikim-kim nito yung sakit ng dulot ng nakaraan. Parang hinihilim yung sakit.
parang hindi mo, parang yung sakit na nararamdaman mo, hindi mo mailabas. Yung galit ka na hindi mo kayang ilabas kasi nga kinikimkim mo yung galit. Dapat pag broken hearted ka, dapat marunong kang mag-move on. Kasi ang mga lalaking iniwang kayo ng walang dahilan o sinaktan ko kayo kung ano pa naman yung nangyari sa relasyon nyo, hindi nila deserve yung pagmamahal nyo. Ibig sabihin, hindi nila deserve yung ugali mo, hindi niya deserve yung pagmamahal na binigay niya sa iyo. Kung deserve niya, edi sana hindi kanya iniwan. Hindi kanya sana ginawa ng mga gawin ng pagkakamali, iniwanan kanya mag-isa kung ano-ano pag ginawa niya. Dapat inisip niya yung dakalidad ng iyong buhay at hindi niya inisip yung dakalidad ng iyong sinaktan niya. Kapag sinaktan ka ng taong mahal mo, dapat lumabang ka. Hindi yung patas lang kung patas. Dapat alam mo sa sarili mo na marunong kang lumaban. Lumaban ka sa tama at huwag kang lumaban sa hindi mo alam kung ikaw lang masasaktan sa sarili mo. Alam mo sa sarili mo na hindi ka masasaktan. Gumawa ka ng paraan na maalis yung sarili mo. Gumawa kayo ng mga paraan na alam sa sarili mo na hindi ka masasaktan pa muli. Gumawa ka ng sa sarili mo. Alam mo sa sarili mo na hindi ka na masasaktan pa muli. Gumawa ka ng bagay na makakapagpangiti muli sa buhay mo. Yung alam mo sa sarili mo na hindi mo akalain na mangyayari sa buhay mo na masaktan ka. Pero tanggapin mo sa sarili mo na nasaktan ako, pero yung baka nakapag-move ako at gumawa ka ng paraan para hindi ko madamdam at makinkin yung sakit na ginawa niya sa akin. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako kagandahan, hindi ako kamahal-mahal, pero maganda ang kalooban na pinapakita ko sa kapwa-tao. Kayo lang mapapayak sa inyo ng Christian Made Dukla. Okay, maraming salamat po sa mga nagpadala na kanilang mga love letters simula season 1. Deserve po natin magka-season 2 hanggang season 7. At maraming salamat po sa inyong tiwala na ibinigay niyo sa akin. Sana po masuportahin niyo po ako sa mga sa iba ko pang vlog. At dito po sa aking show is sasagutin ko po talaga ang mga problema niyo sa abot ng aking makakaya. Okay, dako na po tayo sa ating ikalawang letter sender at ating huling letter sender na galing kay Carl Padilla. Sabi ni Carl Padilla, Madam Magdalene, ano po ba ang dahilan kung bakit nasasaktan ang mga tao? Siyempre, ang dahilan kung bakit nasasaktan ng tao, siyempre, tayo din ang gumagawa nun bakit tayo nasasaktan. Yung sa mag-jowa, sila ang gumagawa ng dahilan kung bakit, anong ginagawa, paano nila kontrol nila yung relasyon nila, paano nila atupagin na kontrol nila ng maayos yung relasyon nila, yung inaayos nila yung relasyon nila, pero meron silang pagkakamaling nagawa. Yung mga pagkakamali, alam sa salina natin, hindi natin kayang gawin at hindi natin kayang ibuo ang ating relasyon. Dapat alam natin sa sarili natin na meron tayong pagmamahal sa isa't isa. At alam natin sa sarili natin, bago mahalin ng iba, mahalin mo muna ang sarili mo bago magmahal ka ng iba. Sabi nga sa kanta, wag mahalin muna ang sarili mo bago magmahal ka ng iba. Kasi baka masaktan ka ng hindi oras. Pag masaktan ka ng hindi oras, hindi mo na alam kung ano ka babangon sa sakit na ibinuli sa'yo. Dahil naranasan ko din kasi masaktan. Kapag nasaktan kasi ako, hindi ko na alam anong gagawin ko pag nasaktan ako. Siyempre, dinadamdam ko yung sakit. Pero hindi ko na dinamdam yun para hindi na ako muling masaktan ng tuluyan. Pag nasaktan ako ng tuluyan, hindi nila alam kung paano magalit ng isang madamang galing. Pero iba akong masaktan, iba din ako magalit.
Yun lang po ang mapapayok sa iyo, Carl Padilla. At maraming maraming salamat po sa nagpadala na kanilang mga law problem. So muli ako po ang iyong Madam Magdalene. Dito lang yan sa Today's with Madam Season 2 Episode 1. Ako po ang iyong Madam Magdalene. Goodbye and babush at magkita-kita ulit tayo dito lang yan sa sagutin ni Madam Magdalene ng iyong law problem. Goodbye and babush! Hello po sa inyong mga Magdalene addicts. Dako na po tayo sa ating ikalawang segment ng ating show. Ito ang mga payo ni Madam Magdalene. Ang ating topic for today's video is walang katapusang heartbroken. Siyempre, masakit talaga masaktan. Pero hindi natin deserve masaktan. Alam mo kung ano yung deserve niya? Deserve niya din masaktan. Dahil kung ano yung ginawa mong pagpapahiwalay sa kanya, matatanggap niya ngayon. Dahil hiniwalayan ka niya. Dapat alam mo sa sarili, yun ang una. Alam mo na sa sarili mo na hindi siya karapat dapat sa'yo. Pangalawa, at alam mo din sa sarili mo na hindi niya deserve ang pagmamahal mo, kaya kailiwan niya. Dahil hindi ka naman kaiwan-iwan. Kung hindi ka kaiwan-iwan, sana deserve niya yung pagmamahal mo. Yung inaatupag mo yung nasa tama ka lang. Yung inaatupag mo yung correcting mo sa isa't isa, yung hindi mo inaatupag yung pagkakamali ng iba, inaatupag mo yung sarili nyong dalawa, yung relasyon nyo, paano nyo makokontrol, at paano nyo inaayos. At alam mo sa sarili mo na hindi mo na kayang masaktan pa, kaya kinontrol mo ng maayos, pero nasaktan ka pa rin, dahil hindi niya na makaya yung ugali mo. Dapat, kontrolin mo din yung ugali mo. Dapat mag-decide kayo ng tamang pagsasaayos ng relasyon ninyo, dahil hindi natin alam kung bakit kayo nagkakaroon ng sakit. Dapat pag heartbroken ka, alam mo sa sarili mo na kaya mong labanan ito at hindi ka na masasaktan. Dahil mahirap pasaktan kapag wala kang karamay sa buhay. Dahil kaya lang naman tayo ng jowa para may karamay tayo. Meron tayo, may magpapatawa sa atin. Meron sumasama sa atin sa lahat ng pupunahan, yung gagabayan ka kahit kanino. Yun lang po ang mapapayo ko sa inyo. Ako po ang iba na Madam Magdalene, dito lang yan sa Today's with Madam Season 2 Episode 1. Ako po ang iba na Madam Magdalene. Magkita-kita ulit tayo bukas yan, dito lang yan sa mga pahay ni Madam Magdalene. Goodbye and babush! Hello sa inyo mga Magdalene natin for today's segment. Ito na po ang isang sagot, isang tanong with Madam Magdalene. Meron na lang po tayong isang tanong na sasagutin natin ng isang sagot at meron tayong maikling explanation. Okay, ito na po. Ito na yung tanong na ito. Ang tanong na po, ano po ang naramdaman mo, Madam Magdalene, at nagkaroon po kayo ng season 2? At kasama niyo na po si Madam Magdalene na kayo din po ang gagawa. Siyempre, kinakabahan ako na yung dalawang tao yung gagambalan ko sa episode, sa season 2. Season 3, season 4, 4 na ang gagawin ko. Pero kakayanin ko lahat para sa inyo mga Magdalene addicts. Deserve natin magka-season 2 at maraming salamat sa inyong tiwala sa akin. Sana magkaroon kayo ng aking self-confidence para lumaban tayo sa susunod nating ating buhay. Lagi mag-ingat po tayo lagi. Stay safe po tayo. Stay home para hindi po tayo mahawaan ng sakit. Okay. Ako po ang iba na Magdalene. At maraming salamat po sa panonood na Today's with Madam Season 2 Episode 1. Ako po ang iyong Madam Magdalene. Ito lang yung sa isang sagot, isang tanong with Madam Magdalene. Goodbye and babush! Hello sa inyo mga Magdalene addicts. Ito na, time na ni Madam Lucy. Hello sa inyo mga Lucy addicts. Ako po ang inyong Madam Lucy. Natuturuan kayo paano kaya tayo gaganda at paano tayo mapapanatili. Okay, ito na po ang aking unang segment. Ito ang paano ba maging mga tips ni Madam Lucy paano maging beautiful. Okay, ito yung mga tips ko po para tayo malalo tayo maging beautiful. Una po, huwag po tayo masyadong magbababad sa araw.
Pag masyado po tayo nagbababad sa araw, masisira po ang ating balat at mangingitim. At saka po, dahilan po ang araw kaya nagkakaroon po tayo ng mga pimples at tigyawa. At makakasira po yun sa ating mukha. Dapat po hindi natin sisirain ating mukha dahil sumunod po tayo sa pakatakaran. Huwag po tayo lalabas ng bahay kung wala naman po tayong mahalagang importanteng gagawin para hindi masira yung kagandahan natin. At dapat po hindi natin sirain yung tiwala sa isa't isa. Dapat alam natin sa sarili natin na maganda tayo kahit walang makeup. Okay. Next tips ko naman po para lalo tayong gumanda. Siyempre po, huwag tayo maglagay ng mga makakapal na mga makeup. Maglagay lang tayo ng sakto sa mukha natin, yung saktong gaganda tayo. Yung alam natin, pag nilagay mo is gaganda ka lalo. Pag nilagay mo is lalo kang gaganda. Pag nilagay mo is, maaladyosa yung ganda mo. Pag nilagay mo is, alam mo sa sarili mo, napaka-sexy mo kapag nagpaganda ka ng gano'n. Okay, yun po ang aking mga tips para lalo po tayo maging maganda. Ako po ang yung Madam Lucy, dito lang yan sa mga tips ni Madam Lucy para maging beautiful. Makita-kita ka na tayo bukas, dito lang yan sa mga tips ni Madam Lucy para payong maging beautiful. Goodbye and babush! Hello sa inyo mga Lucy Natics! For today's video, pagpapatuloy po natin ang segment number 2. Ito na po mga payo ni Madam Lucy. Ito na po ang aking payo. Sa mga tinitiris po ang tigyawat sa mukha, dapat po huwag niyo pong tirisin ang tigyawat niyo sa mukha. Dahil po pag tiniris niya ang tigyawat sa mukha, malalala po ito at magkakaroon po ito ng peklat sa mukha. Dapat po hindi natin tirisin at hindi magdudugo po yung mukha natin. Sayang yung mukha natin kung gagawin natin yon. Dapat po huwag natin kutkutin yung sugat na iyon. Yung tigyawat po is huwag natin galawin. Ito pa rin po natin lagi tayong maganda. Huwag niyo pong aalin yung sugat niyo sa mukha. Yun lang po ang mapapayok sa inyo sa mga pay ni Madam Lucy. Ako po ang Madam Marlene. Ako po ang Madam Lucy na nagsasabi, kung gusto mo lalong gumanda, huwag kayong mahihiyang lumapit kay Madam Lucy. Dahil sasagutin ko ang problema niyo sa kaganda. Magkita-kita ulit tayo bukas dito lang yan sa mga payo ni Madam Lucy. Goodbye and babush! Hello po sa inyo mga Lucinarex. For today's video, pagpapatuloy natin ating huling segment. Ito ang mga chika ni Madam Lucy. Ito na po ating latest chika. Okay. Ito po si Madam Marian Rivera. Lalong blooming ang kanyang beauty nang pinagluto niya ang kasama niya si Miss Ding Dong Dantes at ang kanyang mga anak na si Zia Dantes at Sikto Dantes. Siyempre, masarap talagang magluto si Miss Marian Rivera Dantes. Alam natin yan. Pero deserve niya ang magandang buhay at magandang pamilya. Yun lang po ang ating latest chika. Kasama ako ang ni Madam Lucy. Magkita-kita ulit tayo bukas. Ito lang yan sa mga chika ni Madam Lucy. Magkita-kita ulit tayo bukas. Goodbye and babush! Hello sa inyo mga Manglinatex! Hello sa inyo mga Lucinatex! At yun na po ang kabuuan ng episode 1 at ng season 2 ng Today's with Madam. Magkita-kita ulit tayo bukas. Ako po ang iyong Madam Magdalene na nagsasabi, kung may problema ka sa love problem, huwag na huwag kang magiging lumapit kung Madam Magdalene dahil sasagutin naman na Magdalene ang iyong love problem. At kung may problema ka sa kagandahan, huwag na huwag kang magiging lumapit kung Madam Lucy dahil sasagutin ni Madam Lucy ang problema niyo sa kagandahan. Magkita-kita ulit tayo dito lang yan sa Today's with Madam Season 2. Goodbye and babush! Today's with Madam Season 2. Sasagutin nila problema mo sa problem, problema mo sa kaganda. Sasagutin nila ang iyong mga problema sa problem at kagandahan.
Hello sa inyo mga Mang Lady-atex at mga Lucy-atex. Nakasama po natin si Madam Lucy at Madam Magley sa kanyang isang oras na chikahan. Ako po ang iyong Madam Lucy at Madam Magley dito lang yan sa Today's with Madam Season 2. Thank you at babush!